Muling nagbabala si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Wala na raw pipigil sa China sa panghihimasok nito sa teritoryo ng Pilipinas ngayong binuwag na ang VFA o ang Visiting Forces Agreement. Pero si Pangulong Duterte kumpiyansa na kaya nang dumipensa ng ating armed forces nang walang tulong galing sa Amerika. May live report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, derechahan nga ang babala ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kapag mawala na ng tuluyan ang presensya ng mga tropang Amerikano sa bansa, ay wala na umunong hahadlang sa China para gumawa ng mga struktura sa Scarborough Shoal at mangyayari daw ito bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte. Katatapos lang ng isang araw ng halos isang buwan na joint exchange training ng mga sundalong Amerikano at Pilipino sa Palawan. Ayon sa pahayag ng US Embassy, nagsanay ang mga sundalo sa counter-terrorism tactics and skills. May ilan pang military exercise ang nakalatag bago tuloy ang mabuwag ang Visiting Forces Agreement o VFA sa Agosto sa utos ni Pangulong Duterte. Sabi niya, mawala man ng US military aid o ang VFA, kakayanin na ito ng AFP. Sila maraming sophisticated intelligence, gadgets. Tayo wala. Mano-mano lang ito. So, but we are doing it. And the military and police said, sir, kaya natin. O sabi ko din. Kasi pag hindi natin kaya, we have no business being a republic. You might as well choose. We can be a territory of the Americans or we can be a province of China. Kung hindi natin kaya, ganun lang insurrection, kailangan mo ang Amerika. Sa tingin ng geopolitical analyst at security expert na si Professor Romel Banlawi, hindi may kakailangang manginayambag ng mga military exercises kasama ang mga Amerikano. Pero panahon na para unti-unti raw tumayo mag-isa. Hindi lamang China, pwede nating malapitan ang India, ang Russia, ang Japan, ang Australia. So ibig sabihin, ay madadiversify natin yung source ng ating mga security requirements para matapos na yung mahabang panahon na nagre-rely tayo sa Estados Unidos. Pero para kay dating Supreme Court Senior Justice Antonio Carpio, wala nang magiging hadlang sa China para ipagpatuloy ang kanilang panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. President Duterte abrogated the Visiting Forces Agreement. He was sending a message to China, there is no more red line. Because Americans are no longer here to enforce the red line. Isa si Carpio sa mga nagsuro ng kaso ng Pilipinas laban sa China sa iyon na Arbitral Tribunal tungkol sa pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea, kabilang ang mga lugar na dapat ay sa Pilipinas. Bagamat sinabi noon ni Pangulong Duterte na gagamitin niya ang panalo sa tamang panahon, may pangitain na umano nang bumisita ang Pangulo sa China. So we should have taken it from there when he told the Chinese hosts, I shall be dependent on you for all time. He was pledging allegiance to the Chinese. Kinukuhanan pa namin ng pahayag ang Malacanang. Jessica, pahayag pa ni Justice Carpio, hindi tama yung mag-isa lamang ang Pangulo sa pag-abrogate sa VFA. Dapat daw ay kasama ang Senado sa aksyong ito. Jessica? Okay, Rafi, medyo may conflict lang akong, contradictory lang akong nakita sa report mo dun sa views na binanggit sa report mo. No, na sabi nila parang it's about time na ipakita ng Pilipinas na kaya natin i-defend ang ating sarili. Pero sa mga Amerikano. Pero pwede raw tayong, sabi ni Professor Banlawi, pwede naman tayong humingi ng tulong sa Russia o China. So parang, hindi ba ano yun? Kung kaya natin. Hindi tayo dapat umasa sa ibang bansa. Actually, Jessica, hindi naman kailangang mawala yung VFA. In fact, kung gusto nating lumapit pa sa ibang bansa, hindi naman mapipigilan na lumapit sa ibang bansa para humingi ng tulong kung meron pa tayong VFA. So, yun nga, Jessica, yung sinasabi naman itong si Professor Banlawi na magiging diversify yung ating paghingi ng tulong kapag wala na ang VFA. Pero, well, personally, Jessica, naniniwala din ako na hindi nga mapipigilan na lumapit pa sa ibang bansa para humingi ng tulong
in terms of defense at intelligence information kahit na merong VFA sa Amerika. Kung merong VFA sa Amerika, mas robust ika nga yung intelligence gathering capability at yung pagpasok ng hardware kung kinakailangan dito sa bansa. At yung paghingi pa rin ng tulong sa ibang bansa kung kinakailangan. So again, maraming opinion na Jessica dito sa isyung ito. Pero ang mahalaga ayon dito kay Justice Carpio ay yung aksyon na pag-abrogate dito sa Visiting Forces Agreement. Hindi ito dapat unilateral na magagaling sa executive, bagamat sa kanila nanggaling bilang isang treaty ay sa executive nanggagaling itong treaty na ito. Pero dahil nag-concur yung Senado rito, ang pag-abrogate dapat ay may concurrence din galing sa Senado, bagamat silent dito yung batas patungkol sa mga treaties sa Jessica. Okay, at lest we be lest we be deluded into thinking na tapos na ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika, VFA lang ang canceled. Meron pa tayong mutual defense treaty, di ba? Eh tratado 'yon, mas mahirap pa kanselahin 'yon ng ganun-ganun lang katulad ng ginawa ng pangulo dito sa VFA. So I think the relationship of the US and the Philippines is still there. Ang nawala lang yung VFA, which is a small or in bahagi ba, or won't cause any dent dun sa mutual defense treaty between our two countries, hindi ba? Meron ding opinion kasi Jessica na without the VFA, magiging, kumbaga wala ng bisa yung Mutual Defense Treaty. Kasi ang nag-operationalize dito sa Mutual Defense Treaty ay itong Visiting Forces Agreement. Ito yung specific na batas na nagsasabing pwedeng pumasok yung mga tropang Amerikano dito sa bansa. At ano yung mga mag-encompass dun sa kanilang pagpasok dito sa bansa, pati na yung Status of Forces Agreement. At yung mga yan, nabanggit kanina ni Justice Carpio, ay nangangamba ding mawala dahil nabanggit na raw ng Malacanang before na sa pagkawala ng VFA, dapat mawala na rin yung ibang mga tratado with the US. So pati yan ay pwedeng mawala kasi nga nag-operationalize yung VFA dito sa Mutual Defense Treaty. So yan, ang aabangan natin, Jessica, kung ano yung magiging aksyon naman ng Palasyo ng Malacanang doon pa sa ibang tratado with the United States, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.